Pakaisipin niya, scammer siya, di ba? Pero importante yun, guys. Importante yun. Huwag kayo mahiya. Kasi mas nakakahiya. What's up, what's up, heroes? What's up na naman sa inyo, mga potato? And, ito na, shades na lang tayo kasi hindi na tayo nakalabas. So yun, simulan natin, guys. 1, 2, 3, mabilisan. Game! Ang pag-uusapan natin ngayon, guys, pag-uusapan natin is all about paano hindi ma-scam. Ano yung mga dapat mong gawin kapag na-scam ka? Ano yung mga dapat mong gawin para hindi ka ma-scam? Ano yung mga dapat mong gawin muna before ka ma-scam? Hindi, basta all about scamming, guys. All about scamming. And share ko lang sa inyo, na-scam na ako a few times. Siguro mga 5 times, 7 times, ganyan. Pero ang pinaka-memorable na na-scam sa akin, guys, is kapag nanonood kayo ng live, alam nyo to, isa tong Jordan 13 breads, guys. So yan, kung makikita nyo, shape pa lang, guys. Shape pa lang. Kakaiba na. Kung makikita nyo yung logo na to. Look at this, bro. Look at this. So yan, guys, ito yung na-scam sa akin. Nabili ko to 8,000 pesos ata. 8 or 9,000 pesos. So yan, kung makikita nyo, ito yung Jordan 13. Nasaan pa siya ngayon, guys, kasi memory siya sa akin, memory. Pero yun, na-scam sa akin. 8,000 na bili ko, and kikwento ko sa inyo mamaya more about this story. So yun, games on na natin. Tip number 1, guys, para hindi kayo ma-scam is palagi nyong iba-vouch yung seller. Vouch meaning yung po-post kayo sa groups. Sabihin nyo, pa-vouch naman kay Ruben Lacanlani kung legit seller ba to or not. Kasi guys, kapag nagpapa-vouch kayo, may mga taong magre-respond dyan, believe it or not. May mga taong magre-respond, sasabihin nila legit to. Nalilibre to ng Starbucks, nalilibre to ng burger, nung mga kung ano, nung pambibiro, guys. Pero most importantly, sasabihin nila dun kung legit ba or scammer yung seller. So yun, palagi kayo magpa-vouch, guys. Precaution to palagi. Ito yung importante, guys. Kasi kapag na-scam kayo, wala na yun. Nakuha na nila pera mo, di ba? Nakuha na nila yun. Tip number 2, guys, i-background check nyo yung ano, i-background check nyo yung seller. Ako personally, ginagawa ko to, guys, sinesearch ko muna kung may mutual friends kami. Sinesearch ko muna kung matagal na siyang reseller or not. Sinesearch ko muna kung may mga marami na ba nabento to, or startup reseller pa lang ba to, yung mga ganong bagay. Kasi guys, kapag ganun, kapag bili lang kayo ng bili, kahit halimbawa, steal, diba, tas ang dami nag-comment dun sa post niya, hindi nga lang magpapavouch pa, diba, syempre, mabilisan yun, diba, mabilisan. Isipin mo, hindi, kunin ko na to agad, saka ako na ipapavouch kapag nakuha ko na yung pair. Basta importante makuha ko yung pair. Mali yun, guys. Mali yun. Importante palagi sa reselling is dapat bibilinin mo is legit. Syempre, unless na lang kung nagbibenta ko ng mga unauthorized pairs, diba? And I'm not about that. Di ako against sa mga fake pairs. Kasi nagsusunod din ako ng fake dati, guys. Tandaan nyo yan. We have a family to feed, not a community to impress. Yun nga, guys. Kapag fake kasi yung nabili mo, syempre, itong binayad mo pang original, GG ka dun, diba? GG ka dun. Sa mga kukunin yung pera pambalik, diba? Tandaan nyo, guys, palagi nyo yung background check yung seller. Tip number 3 para iiwas sa scamming is magpa-send kayo ng ano, guys, pa-send kayo ng mga valid ID. Ako, guys, ginagawa ko ganito, sinasabi, kahit minsan nakaka-offend, minsan nakakahiya, di ba? Hingi ka ng valid ID, sabi mo, sir, pa, baka pwede makahingi ng valid ID for ano lang, for verification. Kahit ako, guys, minsan nahihiya ako magsabi ng ganyan kasi nga, pakaisipin niya, scammer siya, di ba? Pero importante yun, guys, importante yun, huwag kayo mahiya. Mahirap ma-scam, guys, mahirap ma-scam. Anyway, magpa-hingi kayo ng ID, guys, to valid government ID. Usually, bibigyan nila driver's license, passport, Siemens ID, UMID, SSS ID, barangay ID, police ID, yung mga ganun, guys. Police, kung ano-ano ID, guys. Basta, make sure nyo na tama yung date niya, tama yung address, tama yung complete name. Para kapag na-scam kayo, guys, may habol kayo. Pwede nyo i-report sa police na ganito, ito si seller na ganito, binenta na ako ng fake, binenta ng may issue na sapatos, ayaw ibalik, mga ganun, guys. Humingi ng valid ID, guys. Important yun. Tip number 4, para maiwas scamming, ipa-legit check nyo muna yung pairs, guys. Ipa-legit check nyo muna. Ito, guys, dito ako nagkamali dati. Dito ako nagkamali sa Jordan 13 breads na to. Kung makikita nyo dito. Dati mahal to, guys. Siguro mga 11K, ganyan. 11K, 12K ata dati. So, nung may nagbenta ng 8K, sabi ko, hindi, sir, sige, kunin ko na, meet na tayo mamaya, ganyan. So, nanggigil ako, di ba? Nanggigil ako. Di ko na pina-legit check yung pair. And dati, guys, hindi pa ako marunong tumingin ng legit check. Hindi pa ako marunong tumingin ng legit sa fake. So, yun, na-scam ako. Ito ginawa sa akin, guys. Binlock ako agad. I kept calling him sa phone, pero there was no answer. Yun, so, that's the time I knew na na-scam ako. Wala na ako 8K. Patapon yung 8K ko. So, yun, nawala na ako ng pera, diba? So, yun, guys, huwag nyo kalimutan na ipa-legit check nyo muna yung pair sa ano. Halimbawa, hindi kayo marunong mag-legit check ng pair, diba? Pwede nyo i-post yan sa mga Facebook groups. May mga mababait naman na mga nagle-legit check dyan. Post nyo sa 5 groups. For sure, may mga magre-respond dyan, guys. Pa-check nyo sa mga kilala nyong seller. Mag-research kayo. Search nyo sa YouTube. Jordan 13 fake versus original. Yung mga ganun, guys. So, yun, nasa sayo rin talaga yan kung magpapascam ka or hindi.
Hindi, sinasabi ko to sa inyo palagi. So yun, tip number 4, ipa-legit check mo palagi yung shoes. Tip number 5 guys. Yun nga, regarding dun sa kanina, sa background checking ng seller, ang ginagawa ko guys, ganito. Kapag doubtful ako sa bibilin ko, in-add ko yung mga close friends niya, ganun. In-add ko yun kasi syempre, kapag na-scam ako, sila yung kukontakin ko, diba? Huwag nyo kalimutan yun. And hindi yun mali yun guys, hindi yun mali. Kasi syempre, pera-pera yun, diba? Malaki na wala sa akin para sa fake pair, diba? So yun, nangyari na to, dito sa Jordan 13 brands na to. Ito. Ang ginawa ko dito guys is, chinat ko yung asawa niya. Pero yun pala guys, is magkasabot sila. So yun, dali ako dun, di ba? So, pero nangyari na rin yan guys, nakabili ako ng Jordan 1 na fake. Mahirap i-compare na yung Jordan 1 na fake guys. Lalo na ngayon kasi gumagaling na yung mga retailers. Kasi guys, most of the time, mga scammers, mag-isa lang. Lalo na yung mga teenagers pa lang na hindi nila alam yung ginagawa nila. Mag-isa lang sila guys. Tapos kapag chinat mo yung parents nila, syempre, sasawin sila, di ba? Ibabalik yung pera nyo. So yun, nangyari na rin sa akin to. And it saved me a lot of money. Siguro mga, Jordan 1 na black and white. Yung Panda, kung tawagin nila dati, 2013 or 16 ata yun. Chinat ko yung parents niya guys. Sabi ko, ma'am, good afternoon po. Yung anak nyo po kasi ng benta sa akin ng fake. And he stated na legit yung pair niya. So baka pwede magawa natin ng paraan kasi pinaghirapan ko rin yung pera na yun. And I was expecting na legit yung pair pero it was not. Yun, the parents ko related to me. So nakuha ko yung pair ko. Nakuha ko yung pair pabalik. And sabi sa akin yung seller, hindi niya naman alam na fake, diba? Bruh. And so good, nabalik naman. Precaution lang yun guys. Gawin yun minsan. Tip number 6. Pangilan na ba tayo? Hindi ko na alam. Basta siguro 6. Tip number 6 guys is hingian nyo ng photo na may kasamang ID yung pair. Kasi ganito, halimbawa ito ID to. Halimbawa phone ko ID to guys. Ganito. Hingian nyo ng picture na ganito. Ganyan. Kasi para malaman mo na hindi niya photograph yung pair. Kasi may mga ganun guys, may mga ganung scammer na sasabihin nila, ito yung pair ko, ito yung ganyan. Nag-send sa'yo ng detailed pictures, pero hindi pala sa kanila yung pair. Hindi nila unahan, hindi sa kanila yun. Pero pwede rin mangyari yun. Palagi niyong gawin guys, humihingay na ID kasama yung pair para malaman niyo na sa kanya yung pair or para malaman niya na unahan niya. Kasi guys, kahit yung mga kilala kong mga legit seller, minsan ganyan, mga sabihin nila sa kanila yung pair, pero hindi naman pala. Sabihin yung iba, nakikin-name tag lang. May mga ganun, may kilala akong ganun. Pero hindi na natin papangalanan kasi, syempre, deal nila yun. Hindi ko lang ba't nila ginagawa yun. Siguro promotion or what, pero sa kanila na yun, think na nila yun, diba? Hingihan nyo ng ID kasama yung pair kasi nga, para iwas scam, diba? Iwas scam, tsaka for safety mo na rin. Tsaka buyer ka naman, ano mo naman yun. Right mo naman yun na humingi ng ganun picture sa kanya, diba? So yun yung mga tips guys na yun yung mga tips para maiwasan yung pagsascam. And sinasabi ko sa inyo guys, hindi maiwasan yung pagkascam mo. At ako guys, nasascam ako. Kasi guys, sa market natin ngayon, sobrang hirap na i-vary ang fake sa hindi. And it's not bad. Sinasabi ko sa inyo guys, it's not bad to wear fakes. It's not bad to rock fakes. Ang bad lang guys is pag binireason mo yung fake ng original price. Yun yung mali dun. So yun yung mga tips guys. And sana gawin nyo to kasi pag na-scam kayo guys, sobrang hirap bawiin ng pera. Lalo na pag startup reseller pa lang kayo. Huwag nyo kalimutan guys na mag-iingat kayo palagi. Kasi maraming scammers, maraming mga nanglalamang na tao. Tapos pala guys, very important tip. Kapag doubtful kayo, pag nagda-doubt kayo yung legit man o yung fake yung pair, it's most likely na fake yung pair. Kasi syempre nag-doubt ka nga, di ba? Nasa sa'yo na yan kung ipupull mo yung trigger or not. Nasa sa'yo na yan if ibilin mo. Pero yun, sundin mo yung precaution na yun guys na mga sinabi ko para safe kayo palagi. Para safe. Ay, another tip pa pala guys, huwag kayo nagde-delete ng mga convo. Ako guys, ako hindi ako nagde-delete personally. Kasi alam ba, kapag syempre reseller ako, di ba? Bumili ako ng Jordan 11 Concords kay Sir ganyan. Sinabi niya sa akin, original, di ba? Okay, nasa akin na. Tapos binenta ko dito kay Guy ganito. Sabi niya sa akin, fake. So, ang mangyari, may screenshot ako na sinabi ni Guy 1 na original yung pair. So, pwede ko ibalik yung pera, di ba? Pero kapag wala kang pinangahawakan, guys, mahirap na mahirap yun. So yun guys, sana natutunan nyo mga to. Sana natutunan yung mga tips and tricks na to. Kasi mahirap na mascam guys. Double ingat kayo palagi. Marami mga naglalabasan na sobrang mukha ng original yung pair nila guys. So yun, double check nyo palagi. Take safety precautions kung legit ba or not. Thank you sa panonood guys. And kita-kita na naman tayo sa next video. Comment nyo down below kung may mga gusto pa kayo malaman about reselling. So yun, peace out guys. Peace out.